So, ipaparada na po natin. First time po bukas ang ating mga kalabaw. Wow! Ipiliin na lang po yung mga kalabaw talaga na hindi nag-lose weight at nakabawi na ng lakas. Excited po ako sa bagong journey namin na to. Samahan niyo po kami sa Padre Garcia sa amin pong pag-aantog-antog dito. Pag naalala ko mga kagandang buhay yung journey namin, parang gusto kong kumanta ngayon kahit na hindi maganda ang boses ko. Actually, may tumawag na po kay Kabiyang Roger. O-order po ulit ng isang trip na baka. Wow! Hindi pa po namin napag-desisyonan kung bibigyan namin. Aww. Kailangan makastock po ng hayop para makondisyon para po December hanggang January. Wow! Ang ganda rin po ng aming suki na yon na tagakatay din po ng aming mga baka dati. Pagdating po ng baka, ay magda-down ka agad ng medyo malaki-laki din. Magda-down po ka agad. So, yung ida-down niya, mabibili po ka agad natin. Medyo malayo-layo na po mga kagandang buhay ang ating narating dito sa ating negosyong ito. Actually, kung makinig lang po ako sa mga humble beginnings din ng iba, mas kumikita po talaga sa katay. Darating din tayo dyan mga kagandang buhay na magkaroon na rin kami ng sariling katayan ni Kabiyahe. By 2024 po, magsusupply na po tayo ng karne sa Boracay po. Kahit pa ilan-ilan lang muna, pero baka po doon ang mabili. Ayan po yung mga tao natin, napaka-organized po nila. Ayan, si Nalon po at saka si Winnie, napaka-bless po natin nagkaroon tayo ng mga tao na kagaya nila. Na talagang sasamahan tayo at gagawin ang lahat. Si Kabiyang Winnie kasi, magaling talaga pong magpainom sa mga kalabaw. At dati rin po daw ay ganun ang ginagawa nila pag sa biyahe. Ang iba kasi mga kagandang buhay, takot pong magpainom ng may kasamang pids dito sa mga kalabaw para biglang lumakas. Dahil ang kalabaw daw po ay pag nabilaukan ay namamatay. Unlike po sa baka na walang silan po ang baka. Makakainom po tayo, lalagyan natin ang tubig nila ng pids, hihigupin po nila yon. Pero dito po sa kalabaw, medyo masilan po ito kaya hindi naglalagay. Hindi naglalagay ng feeds ang iba eh. Pero ngayon wala kaming feeds, si Winnie po ay mulasis ng tubo po ang kanyang nilalagay. So ang dami pa po, nai-excited po ako sa bagong journey namin na to. Samahan niyo po kami sa Padre Garcia, sa amin pong pag-aantog-antog dito. Pag naalala ko mga kagandang buhay yung journey namin, parang gusto kong kumanta ngayon kahit na hindi maganda ang boses ko. Wow! Naalala ko pa noon, unang sabak ni Kabiyahe, puno ng excitement ang kanyang unang pamimili. Kahit walang alam, pag-aaral ay mainam. Dahil matututo rin, pag-aaral lang ng taimtim. Yan ang lagi namin sinasabi. Aragan ng buhay. Ay sabi mo sa akin, sabi ni Kagbayang Roger, pag ayaw ko na talagang mag-support sa kanya. Nalimot mo na ba? Sumpa mo sa akin. Sa hirap at ginawa, tayo'y magkasama, magpakailanman. Yan ang sabi ni Kabiyahe. Kaya kinakantahan ko na lang siya. At naalala ko pa naman na ikaw ay sinabihan, tatagal lang ikaw ng 3 buwan. Pero sadyang matapang ka, kahit luging-lugi na, ay aarangkada pa kahit ayaw ko na. Nalimot mo na ba? Sumpa mo sa akin, sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama, magpakailanman. Kaya sama po,
Sama po ako sa kanila bukas sa Padre Garcia. Tututukan ko po yun ang camera. Sana po sa mga subscriber namin na nakaabang sa aming mga vlogs, patuloy nyo pa rin po kaming suportahan sa aming journey na to hanggang po magkatay na rin tayo at magkaroon ng meet shop. Magdi-deliver po sa mga hotels. Yan po yung ano natin. Kasi dito po yung mga taga-Katay, naku, simple lang sa kanila ang mga milyones. Laki ng kinikita nila. Sana maabot din natin yan at umasenso rin po si Kabiyeng Nalon, si Winnie, at umasenso tayong lahat. Ayan. Kasi sana matumbok natin yung mga presyo sa pamilihan at saka sa disposal na. So yung dalawang yun ay ating pong tututukan dahil malayo pong mararating, sabi ni Kabiyeng Roger dito sa mga biyahe niya. Ngayon, umpisa na po namin na magpakatay at saka magtinda rin, magparada din sa Padre Garcia. Yeah! Maganda ba ang pinasok namin na to na napagdesisyon na namin? Tingnan natin yon mga kagandang buhay. Ayan po mga kagandang buhay. At marami po kaming nagawa ngayong araw na to. So, inabot na po kami ng gabi at tingnan niyo ang aking higaan. Ayan, napaka-presko po dito. Ang bubong ko po ay daw ng mangga. Nasa silong po ako ng mangga, mga kagandang buhay. At very thank you po dahil nakadala ako ng katre. So, walang arte po si kagandang buhay ninyo dahil bukas po ng umaga, maaga pa kami gigising. So, mga alas dos ng umaga. So, ilang oras lang ang magiging tulog namin ngayon. So, ayan na, nakapagsaing na si Lord dyan. Tintay na lang namin maluto para ang buong team po makapag camping po dito. Para lang po kaming nagka-camping, mga kagandang buhay. Kaya po, pag sanay ka pong maging behiro, hahanap-hanapin mo po talaga yung saya sa ganitong mga moments. Kaya nai-enjoy ko po sobra ang ganitong mga senaryo po ng aming mga paglalakbay, ng aming mga adventure po sa buhay, at lalo na po adventure namin sa negosyo. So, samahan niyo po kami, 14 Antique. Tama ba yun? Yung English ko. So, ayan po, thank you so much po mga kagandang buhay sa inyong pagsusubaybay. Lahat po ng aming journey, nakadokument po yon. Sana po huwag po kayong magsawang subaybayan kung ano pa po yung ikakaganda ng aming pagninegosyo at ang mga kasayahan po ng buong team. Ayan po mga kagandang buhay, si Lord Jan po ay gumawa ng bonfire. Para po may taboy namin yung sobrang daming lamok. Oh no! Dalawa lang po kami natira dito ni Inday Lord Jan. Hindi ako iniwan kasi yung buong team po kumain ng lumi doon sa kanto. Bakit di ka sumama doon? Ayaw kumain daw, no? Wala kasi ako kasama dito, ayaw ko sumama. Tapos walang matitirang tao dito, kaya nagparaya na lang si Lord Jan, ha? Aww. Yan po. Meron na po kaming dapong. Dapong po tawag niyo namin ito sa aklan, eh. Wow. Dapong sa inyo. Unsay tawag, ana? Daob. Daob. Nagdaob na po kami, mga kagandang buhay, para maitaboy namin yung lamok. Wow. Oh. Yan na po yung mga duya ng ating mga kasama. Doon may bubong na, so ewan, sino magduyan doon namaya? Para po may silungan kami pagka umulan. Daming lamok talaga. Aww. Sabi ko kay Lord Jan, magdaob siya. Daob. Dagan kayong lamok. Daob mi. Sa aklan po, dapong. Yan na pa yung usok. Para po medyo ano. Huwag tayong kagatin Lord Jan, baka magkasakit tayo eh. Malabok rin dito no, gabi. Bakit di mo naisipan magdaob? Gabi, anong kami natulog sa truck? Ah, doon kayo sa truck kagabi. O, ngayon sa truck pa rin. Dito lang mag-ibor kami, Dam? Dito lang kayo para marami tayo. Alis kami maya eh. Alis tayo. Alis tayo madaling araw. Pagka sumindi na siya, pwede na yung mga ano ba, yung mga dahon-dahon na yan na ano, para mabilis po ang usok. Pagka ano na siya,
Pagka nag-apoy na talaga. Alas dos po na madaling araw bukas. Alis po ang team. Yan na yung dahon. Parang hindi pa nagsindi ah. Pasindi munang mabuti bago lagyan dahon, baka mamatay. Ito po ang aking higaan. Wow! Baka matutulog. Sarap din naman ang tulog kung wala lang pong lamok. Ang pitsil natin, oh. Oh, ang atin pong baon. Luto na to, Lord John? Yung kanin, okay. Kain pa rin ang kain ng ating mga kalabaw, oh. Okay. Samahan nyo kami bukas ng madaling araw, mga kagandang buhay. Magandang buhay! Padre Garcia Livestock Auction Market, the livestock capital of the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang napakagandang simula po ng aming pagtitinda ng kalabaw dito sa Padre Garcia. At isang napakagandang balita po ang sumalubong sa amin ni Kabiyaheng Roger. Congratulations po sa aming anak na si Ron at pumasa siya sa licensor exam ng agriculture. Isa na po siyang licensed agriculturist. Welcome, Ron, sa bagong chapter ng iyong buhay. Wala nang review. Isa nang pakikipagbaka, pakikipagkalabaw dito po sa ating hanap buhay. Stay tuned, mga kagandang buhay, at i-feature ko po sa inyo ang amin pong kauna-unahang antog-antog pagbebenta po dito sa the livestock capital of the Philippines, Padre Garcia Livestock Auction Market. Enjoy watching, mga kagandang buhay! Time check po natin, mga kagandang buhay, is 4:30 a.m. At dito na po tayo excited sa Padre Garcia Livestock Auction Market. Kakarating lang po ng ating truck at atin po silang pupuntahan, mga kagandang buhay. Nai-excite na ba kayo sa aming new journey? Samahan niyo po kami ngayon. Hanapin po natin sila. Sabi po ni Kabiyaheng Roger, ang dami pong mga alagaing baka dito. Pero, narang konti lang po ang kalabaw ngayon. So, napaka-bless po natin. Kahit kumita lang po tayo ng konti at huwag pong malugi sa pamasahe. Yun lang po ang laging hiling ng atin pong biyahe. So, hello! Masigla po tayo ngayon, mga kagandang buhay. Gawa ng pumasa po ang ating anak sa licensure exam. Ayan, nag-iis lang na po ako. Congratulations po kay Ron. At kahintay-hintay po siya ni Papa niya na makatulong po dito sa ating hanap buhay. Saan po natin ang ating truck? Sa may gate daw po siya. Hanapin po natin. Dito kaya sa mga kalabaw section. Saan po natin, mga kagandang buhay. Kasi dito po sa medyo likuran po yung ating mga kalabaw section. Naku, mga kagandang buhay, nandun po pala sila sa labas pa lang. Oh, at pumasok na po ako. Tingnan niyo po, oh. May bumihag po kagad sa aking mga mata. Ito po yung mga may lahi talagang kalabaw, oh. Yan. Ganda, no? Dabi po kayong mabibili dito na gawing materialis po. Ito talaga yung mga baka po may mga lahi, kulay puti. Lalabas muna po tayo, mga kagandang buhay, at masyado po tayong na-excited. Nandun pa lang po pala sila sa labas ng gate. Hello, good morning! Puntahan po natin sila sa labas. At inaayos pa po nila yung mga kalabaw natin. Hindi na daw ipasok yung sasakyan dito sa loob. Bali,
guguyurin na lang po, hihilahin ng ating mga cowboy. At nandun na po, naghahintay sa atin si Timmy Boy. Si Timmy Boy po yung tulong sa atin sa pagbenta. Ito na po tayo, malapit sa gate. At naturko po kaagad kayo. Actually po dito sa Padre Garcia, web spot tsaka biyernis lang dati yung auction nila. Pero ngayon po, gawa ng demand, araw-araw na po'y auction dito. Nga lang po, meron talagang malakas na araw. Yun nga po ang Huwebes sa Biyernes. Pero ngayon po ay araw ng Martes. Dito na po tayo sa labas. Ayun, nangangapi sila. Kita natin. Yan. Si Kabiyahing Timmy. Siya po ang maging katuwang natin dito sa negosyo. Kaganda buhay. Araw-araw po dito ang auction. Kaya makakaparada po tayo ng ating mga kalabaw ngayon. Araw-araw. Hello, Kabiyahing Roger. Good morning. Good morning. Kabiyahing Timmy. Yes, good morning. Good morning. Good morning. Kumusta? Okay lang sa mga diyan, sa mga taga-subaybay po ni Kabiyahing Timmy. Kami po ay united ngayon ni Timmy. Kaya sa akin mga subscriber, paki mas liti, mas siya kasi siya updated yung mga vlogs niya regarding sa mga presyo dito. Yung nag-order sa atin ng katayen ng Iloilo, Aklan, Bakong, Negros Oriental, Occidental. Alagayan yung mga mailaheng baka. Dito, pwede sila pang misahe kay Timmy. Kaya subscribe na lang yung biyahe ni Timmy dahil updated siya sa Garcia. Pakisubaybayan po ninyo ang aking mga vlog. Biyahe ni Timmy. Yan po, ang aking YouTube channel. Biyahe ni Timmy. Pagdating sa quality ng kalabaw, baka man yan, nandito si Kabiyahing Timmy natin. Kasi taga dito ito. Halimbawa, kailangan kayo ng mailaheng baka, anytime po siya talaga dahil taga rito siya. Ako po ay minsan-minsan umuwi po tayo ng Aklan, Negros. Pero si Kabiyahing Timmy, pag siyang nasubscribe ninyo, ang napanood niyong vlog niya, updated po siya sa mga malalayang baka, mga bupalo, updated yan. Kaya kung may gustong magkuha sa amin ng mga malalayang baka dyan sa Negros, Iloilo, Ruas, Aklan, dahil marami na inquire sa atin, pwede po namin yung ikamudet. Pero sa ikamudar namin yan, ay sa akin lang naman kasi, ano lang ako dyan. Lalabas na ako, lang siya, parang career lang kami. Ikakarga namin sa truck namin, bigyan ng espasyo, magandang pagkarga. Kahit mamasahe lang ng 5,000, basta magbabayad pa ng permit, ang ganyan, papayag na kami dyan. Loading namin yan, magagandang baga, malalahe na, magagandang presyo, hindi yung presyong yung sa Negros kasi, yung lit-lit, 45,000, ang liit. Dito po, nasa katawan po ang presyo. Bumabase sa karne. Kahit nalagayin, bumabase tayo sa karne. Kaya mas maganda po dito bumili. Kailangan atin dyan mga subscriber dyan at saka yung mga farmers dyan, yung always na kiniconsider nila yung transportation. Sa ngayon po, gawa namin ng paraan yan para po mahatid natin ng magandang kondisyon yung mga baka nyo dyan kung magusto mga yung bumili. Sure. I'm sure may maraming bibili. Ano masahan nila kay Timmy? Mga kabiyahe, masahan nyo sa akin ang patas na presyo, magandang quality ng mga baka at saka kalabaw. Yan po. Ang ating pong negosyo, basta't kumita ng konti, fight na po tayo. Hindi po tayo naghahangad ng malaking tubo. Ang ating po yung lifetime na negosyo. Hindi po katulad ng iba, one time big time, wala na pong transaction agad, tapos na. Ang ating po, lifetime na. Ito po, ang inyo pong kabiyahe ay 45 years na po sa gantong klase ng negosyo. Hanggang ngayon po, narito pa rin tayo. So, tukol naman sa pagtitinda, anong gagawin nyo ngayon sa pagtitinda? Sa pagtitinda, yung buyer ng bahala dyan. Kasi as of now, sa panahon ito ay December namin, yung malamig na talaga ang panahon, ang presyo natin nag-iinit. Huh? Ano yun? Kabaliktaran kasi pagdating ng December. Nung malamig ang panahon, umiinit ang presyo. Bakit? Demand po ang ating hayop. At saka, hindi tayo ito makabili ng mura. At tumaas sa livestock, tumaas din doon sa auction market. Tapos tataas din dito sa Luzon. Tama. Wala. Kasi, panatong mga panahon, mga kabiyahe, asahan na natin talaga tataas ang presyo. Kasi doon sa aming pinagkukunan, Negros, Iloilo, Antique Man, mataas din ang presyo. Wala, marami rin tayong kompetensya ang kalaban na mamimili.
Hindi lang kami nabiyahe doon. Dito lang. Marami rin po kaming kalaban ng pamimili. Kaya pag bumili kami ng mura, wala kami mabibili. Yan ang inyong tandaan po. Pag mura kami bili, mura din namin ibibenta. Ganun lang yan sa, ano, sa tinatawag na buy and sell. Kasi sa buy and sell, ano lang talaga dyan. Dapat eh, ang kinakarga lang namin dyan, expenses lang. Tapos yung kuting tubo. Yun lang, sa totoo lang. Ang totoo, sa totoo na lang tayo. Ganun lang kami magbinta. Tama. Ganun lang. Pamasahe, kuting tubo lang. Ito po yung truck natin, mga kagandang buhay. Kasi dito natin pinarada. Tapos po, dadali na lang sa loob ang mga kalabaw. At least makatipid po tayo. Nakababa na lahat, Lon? Okay. Nakababa na lahat. Ayan. Bakit naka-blue ka? Oh, no! Ha? Okay. Nakabiyahe ni Roger, naka-blue. Yung iba naman, naka-violet. Dito pa lang po sa labas. Si Pati nakagad ni Kuya, oh. Wow! Oh. Cesar, good morning! Good morning po. Ayos lang ba? Nakagising kayong maaga? Tinanghali kayo, ah. Oh, no! Sobrang lamig, no? Oh, grabe talaga. Oh, ang lamig na ng tiyempo. Wow! Papasko. Sabi ni Kabiyahe, pag malamig daw ang tiyempo, umiinit naman ang presyo. Kasi December na, pataas na lang pataas ang presyo. Pero hindi pa naman po mataas itong nakuha natin eh. Sakto lang. Sakto lang ito dahil first week pa lang po ng December. Wow! Ayan na yung mga cowboy natin. Ang galing din pala nila oh, magguyod ng kalat. Wow! Ayan. Oh. Winnie, good morning, Win! Good morning, madam. Oh. Wow! So, ang listahan, nasa kay na, Lon? Kasi din naman namin po memorize ito. Listahan ng kapital, nasa kay na, Lon. Nakaagad, dito lang kami. Hindi po minamadali na ibenta itong mga hayop natin. Yan, matingnan po ninyo. Isang araw lang po, pangalawang araw po kahapon. Yan. Kasi alas dos ng madaling araw dumating. And then unang araw, and then pangalawang araw kahapon, yun po ang naging pahinga ng ating mga kalabaw. So, ayos na sila, oh. Wow! Naka-recover na po. Nagpipresyo na sila. Iwan ko kung memorize ni Winnie. Yung mga presyo, Winnie, nandito kay Nalon. Sabihin mo sa kanila, Nalon, yung ano, yung mga presyo ng mga ginuguyod nila, yung mga hinihila nila. Sabihan mo kaagad si Lordia, nangihilahin niya. Magkano kay GR, kay Rico, ayan, ang lalakas ng ating mga kasama ngayon. At of course po, sa Jolly natin nakasama si Cesar. Wow! Ayan. Ayan po. Oh, naririnig ko na po na dumidiskarte si ano, Tim? Si Kagawad Winnie. Wow! Oo. Si Darling Winnie. Oo, ayan. Si Buano yan, Tim. Puntahan mo. Baka di sila magkaintindihan. Pure si Buano yan. At saka dito si Nalon. Pure si Buano po. Oo. Mura-mura lang po ang mga kalabaw namin. Makapatong lang kampi ng 7,000 each para po sa pamasahe ng aming mga kalabaw ay ayos na po sa aming team. Sa amin pong mga kalabaw. Kaya makamura po kayo, mga kagandang buhay. Oh. Ayan po, ang aming kalabaw ay, tingnan ninyo, galing pa yan sa biyahe at hindi pa masyadong ano talaga, hindi pa nakakain ng maganda at nakapahinga ng maganda. Aww. Pero ito yung mga kalabaw na pwede nang ibenta. Yung iba doon na medyo mahina pa, papakainin pa yon ng mga dalawang araw. Wow! So siguro may dala sila dito, kinsi. Kinsi po ang dala nila. Wow! Wow, napakaganda nito. 6'5 laang. Wow! 6'5 laang yan. Oh.
Makapamasahe lang po ang aming mga kalabaw. Ayos na po. Makabalik agad po ang truck pag naubos.